Hello guys, good afternoon. Kumusta po kayo? Panibagong araw at buhay na naman. Kaya for today's kwentuhan po natin ay muli na naman tayong nandito sa ating Ibunana. Yan, kung mapapansin nyo guys, napakalinis ng area natin dahil kaninang umaga po ay nag-general cleaning ako dito, kaya napagod tayo. At eto nga, halos kakagising lang natin at nagkakape po tayo. So kanina po ay halos 3 hours yata ako nagtatrabaho dito. Ako lang po mag-isa pero hindi ko pa natapos. Ayan no, yung mga ceramic feeder nila ay hindi pa natin nahugasan. Pero okay lang yan. Meron naman tayong stock at yun nga po ay napakain na rin po natin sila kanina. Nabigyan na rin po natin sila ng vitamin at yun nga po ay nakapag-general cleaning na tayo. Kaya for today's kwentuhan po natin ay gusto ko lang po i-share sa inyo kung ano ba yung status ng breeding natin ngayon. Let's go! At tulad po na sabi ko, ayan guys, no, hindi pa natin natapos yung ano, mga ceramic feeder nila, pero nakababad na po ng may sabon yan para kahit paano yung mga stain or seeds na natuyo ay lumambot na ban po. Siguro bukas na natin itutuloy yan ng umaga para makapagwalis na rin po tayo dito sa ano, dito sa may area natin. Ayan, napakalilim ng ano, napaka-presko ng lugar. At yun nga po, yung dalawang saging natin doon na may bunga ay na-harvest na po natin kahapon at nabigyan na rin po natin yung mga kapitbahay natin. Pero meron pa tayong natitirang bunga, ayan no, medyo bata pa at hindi pa pwedeng pitasin. Ayan. Anyway guys, no, tulad po ng sabi ko ay nag-general cleaning po tayo dito kaninang umaga. Kung mapapansin nyo, yung mga nest box natin, nalinisan na rin po natin yan. Yung mga lalagyan po natin ng seeds, yung lababo natin ay napunasan na rin po natin. At kung mapapansin nyo guys, etong ano, mga nest box po natin ay nalagyan na po natin ng ano, ng packing tape para kahit papano, kahit naka-stock po sila dyan ay hindi po sila napapasukan ng halikabok. So nalinisan ko na rin po at na-disinfect na po natin yung ano, yung loob ng nest box, na spray na po natin ng ano, pinag-disinfect ko lang po ay ano, tawag dito, yung wash out, maging pampaligo sa mga ano natin, sa mga ibon natin ay napakaganda at napakabango po sa ano, sa amoy ng mga ibon natin. Pero guys, no, muli naman po tayong papasok dito sa ating colony para nga po pag-usapan at magipagkwentuhan saglit sa inyo about sa status ng breeding natin ngayon. At dito naman po sa loob ng ating colony yan, kung mapapansin nyo, napakaluwalas ng area. Talagang makikita natin yung mga ibon natin na nag-i-enjoy dahil na-refresh sila, dahil na general cleaning po yung tirahan nila. At kung mapapansin nyo guys, etong flooring natin, ayan, kumikintab na naman, pero for sure bukas ay marumi na naman yan. At yun din, natanggal na rin po natin yung mga sumabit-sabit na ano dito sa pagitan ng mga cages natin, yung mga nesting material, yung mga poop nila, or kung ano man po yung sumabit dito ay natanggal na po natin. At nakalinis na rin po tayo ng ano, yan, mga poop tray nila, pero hindi ko na po nahugasan ng ano, tawag dito, yung tubig na may sabon, dahil kanina po ay ako lang mag-isa dito. Halos nga po 3 hours akong gumagalaw dito, at kaninang tanghali after natin mananghalian ay nakatulog po ako, kaya ngayon ay halos kakagising lang po natin para po magipagkwentuhan sa inyo. At kung mapapansin nyo guys, no, yung mga ibang cages natin tulad nyan, walang laman. Yung iba naman, ayan, wala silang laman. 3, 4, 5, 6, 7, ayan, yung ibang mga cages po natin ay walang laman. Maging sa ibaba naman ay wala din pong laman. Dahil yung ibang parisan po natin ay pinahinga po natin sila, yung mga pang-foster po natin, yung mga breeder po natin na hindi nagbe-breed na maayos ay binaklas na po natin sila. Tulad ng cage dito sa may cage number, tawag dito, cage number 43, dito 44, ayan, sigurado ako alam nyo to guys dahil madalas ko pong ipakita sa vlog natin to. At yun nga po ay binaklas na rin natin sila, yung project po natin dito na growing opa dan follow. So hindi po tayo nag-succeed sa breeding sa kanila, pero okay lang yan. Ang importante po ay hindi tayo sumusuko at nag-i-enjoy po tayo sa kanila. At kung matatandaan nyo naman guys, no, dun sa last vlog po natin, yung pinlex ko po sa inyo na project po natin this year 2024 na aqua dan follow, na pwedeng mag-aqua, ay hindi po siya nakasurvive kasama po nung ano,
ng mga pina-foster po natin dito sa may case number 22, yung mga fail-paided na ano natin na project po natin na apat yung itlog nila at fertile, ang ano po dito ay nagloko yung ano nila. Tawag dito, nagloko yung pang-foster natin kahit alam natin na proven and tested na po to. So, ayun, hindi natin maiwasan yung mga ganyang insidente. Nakakalungkot pero okay lang yan. So, ngayon, yun nga po, hindi nakasurvive yung ano, yung isang inakay natin na opadan fallow na pwedeng mag-aqua. Tapos, yung ano, yung apat na itlog na fail-paided, hindi rin sila nabuhay. So, sa fail-paided po kasi, ay pangalawang clutch na po nila yon. So, fertile naman po lahat, at least, yung mga breeder po natin ay magandang mag-ano, tawag dito, magandang mag-fertile, pero nagkakatulo lang tayo dito sa mga ginagamit po natin na pang-foster. So ngayon, yung mga project po natin na fail-paided, ay meron naman po silang itlog. Ayan. So nag-late po sila nung ano, ng January 6. Sinilip ko kanina, tapos nung isang araw nag-gendel po ko, meron silang apat na itlog ngayon. Try po natin silipin kasi mababait naman tong mga ito eh. Ayan. So meron silang apat na itlog ngayon. Ayun. So itong mga apat na itlog nila ay fertile po lahat. Third clutch, no? Isipin nyo guys, no, napakagandang mag-breed ng ano. Tsaka yung condition nila ay napakaganda kasi yung mga itlog nila, apat, tatlo, lima ay nag-fertile po lahat. Unlike dun sa mga ano, sa ibang breeder natin na project po natin tulad nun sa may cage number 44 ay hindi po compatible yung parisan natin. Kaya hindi dahilan yung ano, para sa akin, sa nakikita ko, hindi dahilan yung program natin. Kasi yung ibang mga parisan po natin ay nagbe-breed naman po silang na maayos. Yun nga lang, nagkakatalo dito sa mga ginagamit natin na pang-foster. Kaya hindi nakakasurvive yung mga inakay natin. Dahil, yun, minsan nagloloko sila. Tulad yan, itong 21 cage po natin, or cage number 21 po natin, ay nagloko po siya. Hindi na pinakain yung mga ano, yung mga inakay na pinaalaga po natin sa kanila. Ganun pa man guys, no, kahit hindi nakasurvive yung ano, yung project natin na opadan fallow na aqua, ay meron naman po silang itlog. So nag-late po sila nung January 23. Ayan. So ngayon nga po yun, nilista ko po kanina, ay nakita ko yung itlog. January 23, meron naman po silang itlog, and we're hoping dito sa ano natin, dito sa second clutch nila ay mag-fertile po ulit yung itlog nila, at sana mas marami yung fertile. Ayan. So dito, buti na lang sa cage number 8 po natin ay meron siyang kasabay dito sa cage number 9 po natin. Ayan, nag-lead po sila nung ano, January 22. So dito sa pang-foster na ginagamit po natin na to ay proven and tested po na rin po to. Plano kong ano, plano kong ilipat, ipa-foster yung mga itlog na to dito sa cage number 9 po natin. At sana, we're hoping din na hindi magloko itong pang-foster natin, kasi tulad po na sabi ko ay mga ibon po yan, mga wild po yan, at hindi natin hawak yung ano, yung attitude or behavior nila. Kaya siguro pagdadasal na lang natin na sana pag nilipat natin itong mga itlog na to, sana may fertile sa mga itlog nila, para kahit papano naman po ay makapagpalabas tayo dito sa ating ibunan ng pinapangarap po natin na ibon na opa, aqua dan fallow. At ito guys, no, kinuha ko lang yung ladder natin para po ipakita sa inyo yung bagong parisan natin na nandun. Ayun, yung aqua B2 speed PF po natin na galing dito sa cage number 35. Tulad po na sabi ko, kahit meron silang itlog ay binaklas ko na po sila. So ngayon nakitin natin, papakita ko po sa inyo. Ito sila, dito tayo sa may bandang taas. Ayan, so ngayon medyo sa nakikita natin, kahit umakyat po tayo ay magkatabi pa rin po sila. Siguro nasa dalawang araw na po sila nagsasama ngayon dito. Napaliguan na rin po natin sila, na-disinfect na rin po natin yung cage nila. At ayun na nga po, nagsasama na silang dalawa. And dito nga po sa bagong parisan natin, na sana mag-succeed tayo sa breeding, para kahit papano dito sa parisan natin ay project po natin na ano dito, na B1, B2 na aqua opa, na split dilute, possible ano, split PF base po sa parisan natin at sa ID ng mga ibon natin. Ayan, napakaganda ng parisan natin na to. Pinagsama ko na sila guys, dahil kung mapapansin nyo, etong ano natin na to, ayan, hindi sila masyadong mailap. Kung mapapansin nyo, itong far blue opa dilute na hen natin ay matured na rin po siya. Ayan, yung reference po natin dyan, yung orange dyan sa may forehead niya, talagang tawag dito, orange na po siya siguro. And sana hindi na magtatagal itong mga to, ay maisiset na po natin dito sa mga breeding cage natin, para kahit papano this year ay makapagpalabas po tayo ng pinapangarap din po natin na ibon na aqua, B1 at B2 na split dilute,
possible split PF. At kung mapapansin nyo naman guys, no, dito sa ginamit nating flight cage na to, dito sa may sulok, dun sa mga previous vlog po natin ay napakaraming B1, B2 na Parblue OPA dito. So ngayon, ang ginawa natin ay pinasok na po natin sa buying. So ngayon, makikita nyo, wala na po sila. At dito naman sa kabilang cage, eto naman po yung mga progenies natin na bagong walay at binaklas natin na may ibang breeder. So pinagsama-sama na rin po natin sila. So far so good ay hindi naman po nabubuli yung mga ibang ibon natin, lalong-lalo na yung mga yang na ano, na bagong walay. So ayun guys, no, nandito tayo sa kabilang flight cage. Kanina ay nandun tayo sa baba, lumipat lang tayo. Ayan. So nandito yung mga ibang progenies natin na iba-ibang mutation. Dito meron tayong ano dito, tatlong ano OPA PF, isang Parblue. Ayun, tapos dalawang bio na OPA PF. So pasok na pasok po sa buying 'yan. Hinihintay lang po natin silang mag-mature. Tapos yung kasamahan po niya na ano, dito sa flight cage, meron tayong ano dito. Ayun, yung B1 B2 na normal OPA, tapos eto, yung gray wing, siguro hindi niyo makakalimutan 'to. Itong gray wing na 'to ay galing doon, yung sa ano natin, yung binaklas po natin sa may cage number 44 na nandito na rin po sa flight cage ngayon. At yung pares naman po niya ay binigay po natin kay ano, tawag dito kay paring Christian, naganap po sa siya ng ano, ng Parblue OPA possible dan follow. Pero sinabi rin po natin sa kanila na hindi nagpre-fertile itong paresan natin, kaya natin binaklas. So binigay naman po natin sa kanya, siguro tulad po na sabi ko ay hindi po compatible yung paresan natin. Sana sa kanyang ano, sa kanyang ibunan doon sa pares niya ay mag-fertile para kahit paano ay makapagpalabas naman po siya ng Parblue OPA dan follow. Yun, at dito yung ibang kasamahan niya, itong green, tawag dito split PF, split dilute, itong dalawang green OPA na to. So yung dalawang ano, kung matatandaan nyo guys, no, itong dalawang green OPA na split PF, split dilute, meron silang kapatid na ano, green OPA PF na split dilute, na out na po yun. So ngayon natira itong dalawang magkapatid na to. Plano ko silang ano, tawag dito, ipa-DNA para kahit papano pag nagmatch po yung gender nila ay sasalang po natin sila. So ang project po natin sa kanila ay tawag dito OPA PF dilute. Ayan, napakaganda at in demand po sa market ngayon. So ngayon, yun nga po ay natira yung dalawang magkapatid na yan. At dito naman po sa kabilang flight cage natin ay nandito naman po yung ibang ano natin, mga ibang progenies natin. Nandun yung ano, ewan ko kung naipakita ko na po sa isang vlog natin ito. Itong tawag dito, yung green post YF, post dan follow na kak na binigay ni paring Noel Serrano. So hindi pa natin siya nahanapan ng ano, ng pares. Pag-iipunan muna natin siya para kahit papano may isa lang natin siya in the future. At baka sakali, dahil mga possible dan at post YF lang po siya, talagang sugal pagdating po sa ganung parisan. Pero pagkasabi ni paring Noel ay merong kapatid ito na ano, na YF OPA dan follow. Makikita nyo guys, no, napakabait ng mga kaibigan natin, mga pare natin, binigay lang sa atin yung ibon na yan, post YF, post dan follow, naka DNA pa siya, nakaknya. So hinahanapan na lang natin ng ano, pagsiswertihin tayo, baka sakaling kukuha tayo ng ano, ng split dan, split YF na OPA na ano, na babae. At yung kasamahan naman po niya ay meron tayo ditong ano, yan yung dito sa may una, etong green gray wing na split PF, split OPA. Etong mga to, sex link po yung mga yon. So naka-flight po na sila ngayon. Pinapa-matured ko, tulad po na sabi ko, kung mapapansin nyo kanina po ay halos walang laman yung mga cages natin. So yun po yung plan ko, pinapatanda muna natin itong mga progenies natin para in the future sila po yung isasalang natin. Tulad niyan yung ano natin, Blue OPA PF, ay pagbabanggain po natin yung kapatid niya na ano, na gray wing split OPA split PF. So ang project po natin sa kanila ay gray wing OPA PF. Nakakita na po ako ng ano, na gray wing OPA PF sa social media. Talagang makikita mo yung ano, yung markings ng ano, ng gray wing, tapos yung diin ng kulay niya. Kaya encourage ako na buti na lang nagsaksig tayo sa breeding na to, na nakapagpalabas tayo ng ano, ng gray wing split OPA split PF. At meron na rin po tayong ano, gray wing split dan na post OPA. Pero dito sa gray wing na to guys, na ano, na split OPA at split PF, plano kong ibangga dito sa mga to. Sa yun, kaso wala pa siyang DNA,
So itong mga to ay ipapadiin natin soon. Yun, yung Parblu na yun. Parblu o PF na sana ano, tawag dito, na sana mag-hen para kahit papano, yun yung ibabangga natin dito sa may gray wing split open natin, split PF, para kahit papano yung project po natin ay Parblu o PF gray wing na po. At dito naman guys, sa cage number 33 po natin, ayan, kung matatandaan nyo rin, nandito po yung dalawang dance follow natin. Actually, yung isa lang ang nag-opa, pero okay lang yan. Ngayon, naiwalay na po natin sila. So ngayon, nandito sila sa ano, dito sa may nursery cage natin. Ayun. Ayun yung Blue Misty o pa dance follow natin na nag-hen. Tapos yung kapatid niya ay kinuha na po ni ano, ni paring Sebastian Mendoza kahapon. So pagkababa na pagkababa ng ano ng mga inakay natin ay sinundo na kagad ni ano, ni paring Sebastian yung kapatid ng Blue Opa Dance Follow natin. So ngayon nandiyan lang siya ngayon, nag-iisa. Hindi naman natin siya pwedeng isama dito sa mga naka-flight case natin dahil baka naman katayin nito dahil napakabata pa. At mature na yung ibang naka-flight cage natin dito. At dito naman po sa cage number 18 po natin, nandito naman po yung mga project po natin na Opa Lutino. So meron po silang ano, 5 egg, tapos nabugok po yung isa. So ngayon, nag-laid po sila noong December 22 at nag-hatch po sila noong January 13. At ngayon, meron po tayo ditong ano, tawag dito, ayan o, napakabait ng pang foster na to. Kahit araw-araw mo silang silipin, hawakan yung mga inakay nila, ayan o. Makikita nyo guys, sinusubuan pa talaga yung ano, yung mga inakay nila kahit nandito tayo, nagkikipagkwentuhan. Ayan, mabait yung mga pang foster natin na to. So ngayon guys, no, dito sa project natin na to ay merong lumabas na ino na pwedeng mag-opa base po sa parents natin. Ayan, so yung mga ino na to ay kapatid po ng naka-flights na to. Ayun, hindi nag-opa yung ano natin, yung ino na yon, pero speed opa is back base po sa parents natin. Yung mga project po natin na opa ino dito sa may cage number 18, yung parents po nila ay nandito sa cage number 23. Ayan, hindi ko po nailawan dahil ano, nagre-reflect po yung ano, yung breeder tag natin. So ngayon nandito yung parents nila. Meron tayong parehan dito na ano, na yellow bull, split ino, split opa. Itong ano na to, itong cock na to ay progenies na po natin. Tapos ito galing lang din sa isang kaibigan na white bull opa. So ngayon nag-late po sila nung ano, ng January 19, at hindi pa ako nakapag-gandle sa kanila kasi ilang araw pa lang, January 23 pa lang po ngayon. So titignan po natin. Itong mga breeder natin na to ay napakabait din po. Ayan, kahit araw-araw mo silipin yung mga itlog nila. Ayan, meron tayo ditong tatlong itlog. Ayan, at yung ano natin, yung mga breeder natin. Ayan sila guys, oh. Napakaganda ng ano na to, ng white bull ino na yan. At yung pares naman po niya, ayan siya. Hindi ako sigurado dito guys, tingnan nyo. Meron siyang kokonting green dito sa may pakpak. Not sure kung nagkamali ako dito sa ano, dito sa pagtag ko dito. Pero sa tingin ko, pastel siya. Kasi nung bata to, talagang yellow na yellow siya. Pero nung nag-mold siya ay merong lumabas na green ano, sa kanyang pakpak. So ngayon, siguro, para sa akin ay ano na to. Hindi ko naman po i-out to. Ano na to, tawag dito, parang green pastel, split opa, split ino yung ano, yung ID ko na sa kanya. Kasi yun nga po, nung nag-mold siya ay meron siyang lumabas na ano, na green sa kanyang balahibo. Ayun, oh. Medyo tawag dito, maliwanag lang po yung ano natin at hindi natin masyado nakikita yung sinasabi kong green sa katawan niya. Ayan. Pero kung konti lang, parang tawag dito, parang spot lang. Ayan siya, oh. Napakabait na breeder na to. So dito meron na tayong ano, nakapag 4 clutch na to. Ayan, pang apat na clutch na yan. Bali yung first clutch nila ay hindi po tayo nagsasid sa kanila. Nagloko rin yung mga pang poster na ginamit natin. Pero ngayon, meron na tayong progeny sa kanya. Ayun, split opa is cock. Tapos yung mga ibang inakay nila ay nandito po sa cage number 18. At dito naman po sa ano, sa cage number 10 po natin, nandito naman po yung ano, yung mga collection natin na opa perso. Ay sorry, tawag dito mga pure perso at yung mga ginagamit natin na pang foster. Ayan, nandito na sila sa pet cage ngayon. Tulad po na sabi ko, yung ibang pang foster po natin dyan ay binrake na po natin sila. So pinapahinga muna natin para kahit papano ma-refresh at maisa lang po natin sila sa mga susunod na araw. Pero dito sa cage number 10 po natin ay binuhay ko po yung ano, plano kong dagdagan itong mga blue series na pure personata po natin dahil itong foundation po natin sa kanila ay BBA. So yung mga progenies po natin sa kanila ay BBA line na po yung mga yan, galing po kay
the year Francisco, that time ano tawag dito, pandemic, galing pa po ng Manila yung mga parents na pinanggalingan ng mga to. So yun nga po, no, gusto ko lang i-share sa inyo kung gaano kaganda yung mga progenies natin dito. Ayan, anim sila. Ayun, anim nga po yung mga progenies natin na pure personata na collection natin. Ayun sila guys, oh. Medyo hindi pa tayo nakapagpalit ng ano, ng tawag dito, ng nesting material na lang. Siguro bukas na lang bago natin linisan yung mga ibang ano, ceramic feeder natin. Ayan, kung mapapansin nyo guys, meron tayong dalawang double factor na violet, tapos merong misty, ayun, yung misty na personata, tapos merong blue. So meron nga po silang ano, anim na inakay na binuhay natin. At yun nga po, itong pang foster natin na to na pure personata ay talagang napakagaling bumuhay ng mga inakay nito, pero may pagkasalbahe sila dahil kung mapapansin nyo guys, ayan yung nest box nila, ginawang tatlo yung ano ginawang tatlo yung tawag dito, yung pintuan nila, kaya yung mga inakay nila, buti na lang nung maliliit pa yung ano, mga inakay nila ay hindi nahuhulog dito sa ano, dito sa may flooring nila. Ayan, gumawa na yung isa, siguro mga isang linggo pa pwedeng na natin iwala ito. Ayan, at least yung mga collection po natin na personata ay nadagdagan naman, at in the future ay magagamit po natin sila ng ano, na pang foster din, at para kahit papano itong mga parents nila ay mapahinga naman po. Ayan, no, napakaganda, solid na solid yung ano, yung mas ng mga personata natin. So ito guys, no, kinuha po natin yung ano, yung isang inakay nila na double factor violet personata. Ayan, kung mapapansin nyo guys, oh, napakayang panang ibon na to, pero yung mask talaga niya ay dark na, ayan. So itong mga to ay mga pure perso na ginagamit din po natin na pang foster, and at the same time, collection din po natin sila, kasi plano kong gawan dito sa may labas ng area natin ng isang malaking colony, siguro sinlaki ng ano, ng kulungan ng mga African Grey natin, para kahit papaano doon natin sila ilagay sama-sama sila ng mga personata natin, yung blue at green, or plano ko kasi dalawa para kahit papaano nakaseparate yung green, dahil yung mga green series po ay napakasarap talaga sa mata, maging naman dito sa ano, dito sa mga bio or blue series na personata ay napakasarap din po at napakalamig sa mata, kaya itong mga persona to ay pinaguri ang all-time favorite ng mga breeder. Ayan. So ilang guys, no, yung konting update dito sa ating ibunan, kahit madalang po tayo magkita ay maganda pa rin po yung breeding natin, maliban po dun sa project natin this year 2024 ay hindi po nakasurvive yung Dan Fallow po natin na pwedeng mag-aqua, tsaka yung mga PSL po natin, pero okay lang yan, ang importante po ay hindi tayo susuko sa pagbe-breed at nag-i-enjoy lang po tayo. Muli po ay maraming salamat po muli sa pakikipagkwentuhan sa akin, kahit ilang minuto lang, sana po ay muli kayo nag-enjoy dito sa mga alaga nating ibon. Anyway guys, no, sa mga gustong magpa-DNA ng mga ibon natin, i-attach ko po muli yung Facebook account ko dito sa screen natin, para i-PM nyo lang po ako at i-schedule po natin yung pag-visit dyan sa AB Radio. At para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi na suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye!